Nagbabalik na ang NBA. Tama mga kuys, dahil matapos na lahat ng pagpaplano ng lahat ng involved na teams para sa pagbabalik ng naudlot na season, ay ngayon formal nang magsisimula ang pagsabak para sa 8 seeding games na natitira para sa season, bago ang formal na playoff run at championship run ng 22 teams na napaloob sa bubble ng NBA. Ang ganda kasi ng kasalukuyang pamamalakad nila sa NBA bubble, na bago pumunta sa Orlando, ay tinetest muna ng mga teams ang kani-kaniyang mga players, trainers, coaching staff, at team employees. Pagkatapos nun, ay tinetest naman sila at pinapatupad ang 48-hour quarantine sa kanilang respective rooms sa loob ng Disney Campus o sa NBA bubble. Ngayon, kapag negative pa din yun for any traces of COVID-19, ay tsaka pa lang sila papayagang makihalubilo sa iba pang nasa NBA bubble, pero with the practice pa din ng social distancing. At pwede na din silang mag-practice kasama ang team ulit. Lalo pang naging maganda ang potensyal na magsimula ulit ang naudlot na season dahil continuous ang pagtetest sa kanilang lahat at consistent din na negative ang nagiging result. Bukod yan, ay naging successful din ang scrimmage games with other NBA teams na parang exhibition games ang kinalabasan, pero ang mahalaga dun ay nakitang in shape o handa ang mga players at hindi nagpabaya habang nakatigil ang season ng ilang buwan. Ngayon ay abangan natin ang disiplina at determinasyon ng mga teams para makapasok sa playoff picture, lalo na sa West tulad ng Portland at New Orleans. Habang ang Memphis naman ay patutunayan na sila ang nararapat manatili na makapasok sa playoffs. Habang ang mga top teams ay hindi magpo-focus sa playoff placing dahil wala namang home court advantage dito, lalo na at walang crowd, ngunit magpo-focus sa chemistry ng team at sa tamang momentum ng pag-peak ng performance ng kanilang team going in sa playoffs. At habang nasa playoff run din, and possibly sa finals mga kuys. Madami pang magiging development to mga kuys, kaya abangan natin at suportahan ang magiging mahigpit na labanan para makapasok sa playoffs at pati na din ang playoff run. Kung magpapatuloy din ang resulta na zero positive COVID-19 cases sa loob ng NBA bubble, ay optimistic ako na magiging magandang reference ito para gayahin ang ating 3x3 or 3-on-3 league na nagbabalak mag-resume at magsimula ng kanilang season sa buwan ng Setyembre. Sabay-sabay nating enjoyin ang pagbabalik ng NBA mga kuys at abangan ang magiging competitive games sa playoffs, habang makikita naman natin mga kuys kung sino nga ba ang pinakadeterminadong mag-champion sa finals. Maraming maraming salamat mga kuys at stay safe.